kapayapaan sa mga taong nalulugdan niya. Pinupuri ka namin, ipinagdaramal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mo ang aking kapurihan. Panginoon, Diyos aling ng dami, Diyos ama makapangyarihan sa lahat, Panginoon, Jesucristo. Kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nanulugtog sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan na Diyos Ama. Amen, amen, amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, mula sa mga buhay at piniling bato, ikaw ay nagtayo nang dakila at walang maliw na tahanan, pag-ibayuhin mo ang paglukob ng Espiritu ng iyong kagandahang loob sa iyong sambayanan upang kami lalong sumulong bilang iyong lungsod ng kapayapaan sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Hari. Noong mga araw na iyon, tumindig si Solomon sa harap ng dambana ng Panginoon. Itinaas niya ang mga kamay at nanalangin ng ganito, Panginoon, Diyos ng Israel, sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos na tulad ninyo. Tapat kayo sa inyong mga pangako, sa inyong mga alipin. Walang maliw ang pag-ibig na ipinadarama ninyo sa kanila habang sila'y nananatiling tapat sa inyo. Maaari bang manirahan sa lupa ang Diyos kung ang langit, ang kataas-taasang langit, ay di sapat na maging tahanan ninyo? Ito pa kayang hamak na templo na aking itinayo. Gayunman dinggin ninyo ang dalangin at pagsamo ng inyong alipin o Panginoon, aming Diyos. Dinggin ninyo sa araw na ito ang panawagan ng inyong alipin. Huwag ninyong iwaglit sa inyong paningin araw-gabi ang templong ito. Yamang kayo ang may sabi na ang pangalan ninyo'y mamamalagi rito. Sa gayon, maririnig ninyo ang bawat dalangin ng inyong alipin tuwing mananalangin sa pook na ito. Dinggin ninyo ang inyong alipin at ang inyong bayan tuwing kami mananalangin sa lugar na ito. Dinggin ninyo kami buhat sa inyong luklukan sa langit at patawarin ninyo kami. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan.
ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mong, sa patio mo ay pumasok. Ang buong kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mga mayay nagpupugad, maging ibong layang-layang, sa templo mo'y nagagalak. May inakay sa kalinga sa tabi ng iyong altar. Upuon, hari namin at Diyos, na walang kubas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi sila do'y tumatahan, at palaging umaawit nagpupuring walang hanggan. Basbasan mo, Panginoon, yaong hari naming mahal. Pagpalain mo po siya, yamang ikaw ang humirang. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Kahit isang araw lamang, gusto ko pang sa templo mo, kaysa sa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y mapasama sa masasamang mga tao. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sa kanila ang templo, magiging Diyos nila ako, sila'y magiging bayan ko. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa'yo, Panginoon. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, tupa at mga kalapati, at ang mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at ipinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kaniyang mga alagad ang sinasabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, "Anong tanda ang maipapakita mo upang patunayang may karapatang kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Ibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, "46 na taong ginawa ang templong ito. Itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kaniyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kaniyang mga alagad ang sinasabi niya dito, at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinasabi ni Jesus." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna lahat.
Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa araw na ito ay atin pong ipinagdiriwang ang ika-66 na taong anibersaryo ng dedikasyon ng Katedral ng Maynila pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig na kung saan lubos-lubos ang ating pasasalamat at pagpupuri sa Diyos sa kaniyang kabutihan at kagandahang loob. Kapag ang isang simbahan ay inilalaan o itinatalaga, tinatawag itong dedication of the church sa wikang Ingles. At tulad ng buhay ng isang pananampalataya, nagaganap dito ang mahalagang pangyayari sa kaniyang buhay at kasaysayan bilang isang simbahan o tahanan ng Diyos. Ang kaniyang binyag, ang kaniyang kumpil, at ang banal na Eucharistia. Sa simula ng selebrasyon o rito ng dedikasyon, pinabasbasa ng obispo ng tubig at winiwiksan ang buong simbahan ng banal na tubig. Dito, ang simbahan ay binibinyagan. Sa pagpapatuloy ng seremonya, ang obispo kumukuha naman ng banal na krisma. Ang banal na langis ay ginagamit upang pahiran ng langis ang mga sanggol sa binyag, ang mananampalataya sa kumpirmasyon, mga pari at obispo sa kanilang ordinasyon, at para sa pagtatalaga ng mga simbahan at altar. At tulad ng pagtanggap natin ng unang komunyon, gayon din ang gusali at altar ng simbahan habang nag-aalay ang obispo ng unang misa sa bagong simbahan. Ang altar minamarkahan ng limang krus upang alalahanin ang limang sugat ni Kristo. Sa altar na muling iniaalay ang sakripisyo ni Jesus. Kaya naman ang simbahang inilaan o itinalaga tulad ng lahat ng mga Katoliko ay pinasimulan na ng presensya ni Kristo sa mundo. Ang mga simbahan po ay banal dahil ito ay pag-aari at tahanan ng Diyos. At dahil sa pagdiriwang ng banal na sakripisyo ng misa, kasama ng ating panalangin at pagpupuri sa Diyos. Sa napakahabang panahon, ang Katedral ng Maynila ay naging tahanan hindi lamang ng iilang mananampalataya, kung hindi milyong-milyong mananampalataya sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sa nagdaang 66 na taon, nasaksihan natin kung paano ang Katedral ng Maynila ay naging bahagi ng ating buhay. Dito, umiyak tayo sa gitna ng ating problema. Sa simbahang iyon, natunghayan natin ang maraming kasagutan sa ating mga panalangin.
ang simbahang iyon ay naging kanlungan natin kapag nanghihina na ang ating pananampalataya. Ang simbahan ding iyon ang ating naging takbuhan sa tuwing tayo ay nagkakasala at nangangailangan ng kapatawaran. Naway sa pagpapatuloy natin ng banal na Eukaristiya, mas mapatibay at mapalalim natin ang ating pananampalataya sa Diyos bilang Kanyang simbahan at piniling sambayanan. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Sa ating pagdiriwang ng pagtatalaga ng ating inang simbahan, ang Katedral ng Maynila, idulog natin ang ating panalangin sa Ama na siyang tumawag sa atin upang maging batong buhay ng kaniyang simbahan. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang banal na simbahan sa lahat ng dako ay makapag-alay ng nararapat at magalang na pagsamba, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang lahat ng nagkakatipon sa sambayanan ng simbahan ay makatagpo ng biyaya at kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga nangangalaga sa simbahan ay maging matyaga sa kanilang paglilingkod, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang lagi nating igalang ang bawat dambana ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga yumaong kasapi ng simbahan ay magtamasa ng walang hanggang liwanag at kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga kaibigan at kamag-anak natin na may sakit at may malubhang karamdaman, gayon din ang mga pamilyang nagugutom at walang makain, naway ingatan, patnubayan, at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, sa aming pagdiriwang ng pagtatalaga sa Katedral ng Maynila, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan na muling nagkakatipon sa iyong hapag. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Panginoong Diyos, Ama, aming handog ngayon ang alak at tinapay dala sa altar mo, pati puso na habang naghihintay kami kay Kristong darating. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahaing ito at ipagkaloob mo sa mga nananalangin sa iyo ang lakas na dulot ng pakikinabang sa mga inaalay dito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Minarapat mong manahan sa bahay dalangin ang itinayo para sa iyo upang kami mahubog mo bilang tahanan ng iyong Espiritu na maikapagkakapuri mo sa pagtataglay ng iyong sariling kariktan. Itinalaga mo sa iyong kabanalan ang gusaling kababanaagan ng iyong tinipong sambayanang kaisa ng anak mo palagi ng makapagluwal ng mga kasapi na sa iyo'y sasapit ng maluwalhati. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo na po ang lahat.
ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhing Maria, na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pakapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag kaming paintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalooban sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ng Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa panampare o lay minister. Sumunod po tayo. Inanyayahan po mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan at lalo na po ang mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno sa ating parish-wide Advent Recollection mamaya December 10, 2024 sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan na may temang mas mabuti ang pagsunod kaysa paghahandog. Sa mga umaasa kay Jesus, ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay walang iba kundi si Reverend Father Rufino C. Sescon Jr., Bishop-elect of the Diocese of Balanga, Bataan, and Rector Parish Priest, Quiapo Church. Makiisa po tayo. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga naganais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Mga kadepoto, mabibili pa rin po ang ating parish sa ating parish finance office ang Nazareno images, Nazareno medallion, at Nazareno novena booklet. Pagkatapos ng misa, wish ka po ang lahat ng banal na tubig, pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard, o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo, maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal,
niloob mong ang lunsod ng kapayapaan sa langit ay aming mabanagan sa nakikita naming sambayanan mong sa lupang ibabaw. Ipagkaloob mo sa aming pakikinabang kami panahanan ng iyong kagandahang loob at ang tahanan ng iyong kadakilaan sa langit ay aming mapasok. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.